Kaibigan, sa oras na ito, purihin ang dakilang Diyos na manlalalang sa kanyang walang hanggang kaputihan at pagmamahal sa bawat isa sa atin. Pinagpapala pa rin tayo at iniligtas sa napakaraming pagsubok, mga tukso at kahirapan sa buhay. Luwalhatiin natin ang Diyos, kaibigan, sapagkat ikaw ngayon ay naririto muli sa programang ito, Oras ng Pag-aaral, upang mapag-aralan ang ginintuang salita ng Diyos na nagpapatibay at nagpapatatag ng iyong ugnayan sa ating Panginoong Yesus. Ang pinakatema ng ating pag-aaral ngayong trimestre ay may pamagat na Pangasiwa para sa Panginoon hanggang sa siya'y dumating. Sa temang ito, pinakikilala sa atin ang pamantayan ng Diyos sa ating relasyon sa Kanya na maging malinaw at makikita natin kung paano mapapaunlad at mas mapalalim pa ang ating pagtitiwala, pananatiling tapat sa ating Panginoong Jesus hanggang sa Kanyang ikalawang pagdating. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral sa oras na ito. Alam kong marami sa inyo ang nag-aaral sa kanilang mga tahanan, gabi-gabi, sa kanilang leksyon, kaibigan. Nais kong ipaabot ang pagbati sa mga lahat ng mga viewers natin sa buong mundo. Mga viewers natin mula sa Rome, kalagay dyan, Italy, sa Australia, sa Florida, USA, at ganun din dito sa Luzon, sa may Lower Bicutan Church. Mayroon silang anniversary dyan na nakaraang linggo. Ganun din dito sa buong Visayas at Mindanao. Maraming salamat sa inyo, kaibigan, sa mga reflections at comments ninyo na inyong isinusulat, inilalagay dyan sa comment section. Purihin ang Diyos. Kaibigan, nais kong magkaroon ka nito at magiging alive at vibrant pa rin ang iyong pag-aaral bilang isang Kristiyano. Makipag-ugnayan ka lamang sa amin dito sa NPUC o sa Seventh-day Adventist Church na malapit sa iyong lugar upang magkaroon ka. At bukod dito, meron pa rin tayong downloadable outline dyan sa description area. Dyan sa baba, makikita mo dyan. At pwede mong i-download, makikita mo yung outline dyan para gamitin sa discussions mo sa care group discussion o class discussion, kaibigan. Kaya sa patuloy nating pag-aaral, kasama pa rin natin dito ang butihing mga pastor, Pastor Laudy Mergatos, na siya ang stewardship director sa Central Luzon Conference. Kumusta kayo, Pastor Gatos? Mabuti naman, Pastor Ray. Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Naway nasa mabuti po kayong kalagayan at patuloy na pinagpapala ng ating mahal na Diyos. Bago po ang lahat, nais ko muna pong bumati sa inyo. Una po sa lahat, binabati ko po ang mga kapatiran po natin sa Paradise Valley Seventh-day Adventist Church Filipino Group. Binabati ko po si Sister Minnie at si Brother Dan Flores dyan sa May Paradise Valley Seventh-day Adventist Church. Ganon din naman si Ma'am Leonila Oliero na former principal po ng Pasay Academy na ngayon ay nananatili doon po sa San Diego. Naway pagpalain po kayo ng ating mahal na Diyos. Okay, maraming salamat. Kayong mga nabanggit ay alam kong patuloy na kayo nanonood at sumusubaybay sa ating programang ito. Ang sunod nating kasama dito ay si Pastor Jerry Stavillo. Siya naman ang ating stewardship director dito sa North Philippine Union Conference. Kumusta kayo, Pastor Jerry? Mabuti, Pastor Ray. Isang kagalakan muli na tayong tatlo ay magkakasama dito para po sa pagrepaso ng ating leksyon para sa linggong ito. At nais ko pong magpasalamat sa lahat ng ating mga taga-subaybay at ang ating pong mga kapatid na sana ay patuloy kayong lumalago sa inyong relasyon sa ating Panginoon sa pagiging katiwala sa mga pag-aaral na ito. At nais ko rin pong batiin ang ating pong mga kapatid sa Bustos, Bulacan, Seventh-day Adventist Church sa pangunguna po ng kanilang matanda sa iglesia, si Dr. June De Leon at saka po si Mrs. Cathy De Leon at ang kanilang buong sambahayan. At yan din po ang buong sambahayan po na ni Brother Johnny Monsales. Purihin ng Panginoon. Salamat po sa inyong pagsubaybay dito po sa oras ng pag-aaral. Purihin ng Diyos.
sa ating pagpapatuloy na is kitang anyahan sa maikling panalangin. O Panginoong Diyos sa maraming banal na binubukalan ng karunungan, buhay, kami po ay sumasangguni sa inyo. Nawa po ay ang inyong presensya sa ministeryo ng Banal na Espiritu ang sumasa amin at maintindihan namin sapagkat ang ministeryo ng Banal na Espiritu ay magbigay sa amin ng karunungan at maunawaan namin ang aming leksyon. Pagpalain ang bawat sa amin, Panginoon Diyos, patawarin ang aming kasalanan at ganoon din ang pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Ito hiling namin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Ang pamagat ng ating pangsampung paksa ay sabi dito sa ating leksyon, pagbibigay ganti o pagbabalik o pagsasauli. At ang talatang sauluhin ay matatagpuan sa Apokalipsis 14:13. Ito pong sinasabi. At narinig ko ang isang tinig mula sa langit na nagsasabi, isulat mo ito, mapapalad ang mga patay na namatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu, sila'y nagpapahinga sa kanilang mga gawa sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Mm-hmm. Pastor Laudy, maaari mo bang ibahagi sa atin muli ang kabuuan ng ating leksyon, Pastor? Muli po, atin pong ipagpapatuloy ang atin hong programa ng oras ng pag-aaral. Katulad po ng nasabi ni Pastor Ray, ang tungkol sa paksang ito ay may kinalaman sa pagsasauli. Sa leksyon po natin ay pinapahayag ng banal na kasulatan na ito'y malinaw na kapahayagan ng wika'y na kailangan magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos at huwag iasa ang buhay sa sariling panukala, pag-ibig at marahil maging ang pera at maari nating ingatan ang ating mga kayamanan, subalit maging matalino at huwag masyadong paglaanan ng alalahanin. At huwag ipagsawalang bahala, mga kapatid, ang pangangaral ng kapangyarihan ng Diyos. Sa leksyon po natin, bagamat tayo ay tatanda at manghihina, ay maaari pa rin tayong mamunga para sa Panginoon sapagkat ito ay kanyang pangako na tayo ay kanyang iingatan. Sa ganito pong paraan ay nagkakaroon tayo ng kapayapaan kung bumalik man ang hininga ng ating buhay sa Diyos na kung saan siya ang may likha ng lahat ng bagay. Ipinapaalaala sa atin ng ating buhay at kayamanan ay hindi nagtatagal. Tunay nga po, ito yung pag-aaral natin na hindi po ito permanente. Ang ating mga pag-aari ay maaring may pasa sa ating mga saling lahi at wala tayong makukuha o madadalaman maging sa ating kamatayan. Ang wika po ng aklat ng Ecclesiastes 5:15. Kaya nga po't kung ang isang tao ay mag-iwan ng kanyang mana sa kanyang mga anak, ay kinakailangan niya itong isaayos at planuhin upang hindi magkaroon ng pagtatalo sa kanyang mga anak. At mamaya ito po'y didetalyehin ng ating pong kasamang pastor dito, si Pastor Sabilio, tungkol doon po sa mga nagiging dahilan ng mga pagtalo-talo sa mga mana ng mga anak. At huwag lamang tayong magtuon ng ating atensyon sa mga makalupang interes, kundi kailangan din nating maging mapagbigay sa Diyos. Basahin natin ang isang halimbawa ng parabola sa Biblia. Kagaya sa isang mayamang lalaki na inaakala niya ay habang buhay ang kanyang kayamanan o habang buhay na sa kanyang kayamanan. Dito po sa Lucas 12, talatay 19 hanggang 21, ganito po ang sinasaad ng Biblia. Sasabihin ko sa aking kaluluwa, kaluluwa, marami ka nang natipong pag-aari para sa mga pag-aari o sa mga darating na mga pataon. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, at magsaya ka. Ngunit sinabi ng Diyos sa kanya, hangal, sa gabing ito ay babawiin sa iyo ng iyong kaluluwa. At kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ganito ang mangyayari sa kanya na nag-iimpok ng kayamanan para sa kanyang sarili. Hindi siya mayaman sa harap ng Diyos.
Sa madaling salita, walang madadalang mabuti sa ating kaluluwa. Kung tayo ay naglalaan ng maraming panahon sa pagpapayaman at niwawalang saysay natin ang mga bagay na higit na mas mahalaga kaysa kayamanan, ang pagkakaroon ng kayamanan sa langit. Kaya't kung ating kinikilala ang Diyos na may-ari ng lahat ng mga bagay sa lupa, inilalagay natin ang ating atensyon sa mga bagay na di nakikita na ito ay magpasawalang hanggan. Ating inihintay ang isang syudad na mayroong pundasyon na ang nagtatayo at manggagawa ay ang Diyos. Kaya't kung tayo ay naglalaan sa gawain ng Diyos, tayo ay nag-iiwan ng isang mabuting legasiya. Mga kapatid, darating ang isang araw na tayo ay makapagpapahinga sa ating mga paggawa. At ang ating mabubuting gawa ay susunod sa atin dahil ang Diyos ang maluluwalhati sa mga yaon maging sa ating mga pagkawala. Kinakailangan din asahin natin sa ating buhay ang isang pagtitiwala sa Diyos sapagkat ang salapi ay maaring makapagbigay ng ninanasa ng puso subalit ang ibigin ito ay siyang hindi kinikilala ng Biblia. Ang pagmamahal sa ibang bagay higit sa Diyos ay isang kahangalan. Ang mga Diyos-Diyosa ng sanglibutang ito ay sumisira ng ating pangunawa ukol sa realidad at binubulag ang ating isipan upang huwag nating makita ang kaluwalhatian ng Diyos. Kung wala po tayong pananampalataya, ay wala tayong pag-asa para sa matibay na pundasyon. Tayo lamang ay pangungunahan ng takot sa kamatayan at pagkabalisa. Subalit kapag ang pag-ibig ng Diyos ay nasa atin, ito'y nag-aalis ng takot at mayroong pag-asa dahilan sa kanyang pangako na hindi niya tayo iiwan. Ang isa pang bagay mga kaibigan na dapat po natin pagtuunan ng pansin ay bigyan pansin ang mga paghahanda sa hinaharap. Matapos tayong pumasok o matapos pumasok ang kasalanan sa lupa, ang tanging paraan upang mabuhay ang tao ay sa magitan ng matinding pagkatrabaho at matinding pagpapawis. Ang Biblia ang inihimok tayong maging masipag na gumawa at mangalaga ng ating mga pag-aari. Kasama na po dito mga kapatid ang pag-iimpok para sa hinaharap. Habang tayo ay may lakas pa, kinakailangan ito ang siyang bagay na sinasaalang-alang po natin. Sa kabilang banda, tayo rin ay humihina kapag tayo ay tumatanda na at yan ay hindi po pwedeng pigilan ng sinuman. At ito ang panahon na humihiling ang tao na huwag iwanan ng Diyos. Sa kabila ng humihina ang katawan, ay maaari pa rin tayong maging mabunga para sa Diyos na siyang kanyang pangako sa bawat isa sa atin. Tandaan na ang kayamanan ay lumilipas. Ang ating mga pag-aari ay maaring may pasa sa iba. At wala tayong madadala ni isang bagay sa ating kamatayan. So, sa makatwid, mga kapatid at mga kaibigan, ito ang dahilan na dapat nating makita ng higit. Dahil ito ang siyang bagay na dapat nating pagukulan ng pansin ang paglilingkod at pagkilala sa ating mahal na Diyos. Isa pang dahilan, mga kaibigan, na napakahalaga nito ay dahil dapat natin tignan na sa ating leksyon ay ang pagkakaloob ng Diyos ng mga pagpapala. Araw-araw po natin yung tinatanggap. Siya ang tagapagbigay nitong buhay na ito, maging ang ating kaligtasan. Kung kaya nga't kinakailangan din natin itong ipasa maging sa mga susunod na henerasyon. Sa lumang tipan, ang salitang tipanan ay may pakahulugan ng isang kagustuhan o will na may mga kondisyon ayon sa tatanggap ng mana. Kasama dito ay ang pagnanais ng Diyos na mabigyan tayo maging ng mga material na bagay. Kagaya ng mga halimbawa na makikita po natin sa lumang tipan.
ang mana sa lupa sa Kanaan, pagiging makapangyarihan sa lahat ng bansa. Kaya't lahat ng nabubuhay sang-ayon sa pananampalataya sa mga panahong iyon ay tatanggap ng isang mana at walang dapat ikatakot sapagkat sila ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Ganon din mga kaibigan at mga kapatid, na ang bagong tipan ay nagpapakita din ng isang pakahulugan ng legasya ng material at spiritual na pagpapala mula sa Diyos at sa kanyang mga anak. Ito ay walang iba kang pagkakaloob ni Kristo sa atin na maaring matanggap ng mga saling lahi. At dapat natin ding kilalaning ibalik ang lahat ng papuri at legasya na nabibilang lamang sa Diyos. Nabibigyan natin ng papuri ang Diyos sa magitan ng ating mga ginagawa at sa magitan ng ating paglilingkod sa kanyang iglesia. Kagaya po ni Abraham na pinuri ang Diyos dahil sa kanyang pagbibigay direksyon sa kanyang pamilya, na paglingkuran ang Diyos maging hanggang sa kanyang kamatayan. Yan po'y nakatala sa aklat ng Genesis 18, talatay 17 hanggang 19. Isa pa ho ang sabi ay sa tala ng Biblia, si David, na pinili si Solomon na maging tagapagmana, hindi lamang ng kaharian, kundi maging ng spiritual na legasya na magpapatuloy ng gawain ng Diyos. So, pansinin po ninyo na maging sa katandaan ay binigay ni David ang lahat ng kanyang mga kayamanan upang maitayo ang templo. At ito ay nangyari 3 taon matapos ang kanyang kamatayan at ito ay nagsilbing saksi sa buong bansa. At dahil dito, sa loob ng maraming panahon, ang templo ay isang naging malakas na bantayog ng gawaing pagmimisyon na pinaumpisahan at ginastusan ni David na umaakit sa milyong mga tao na lumapit sa bahay dalanginan na inilaan para sa lahat ng mga bansa. Nangyari ang ganitong gawain dahilan sa pagpupursigi ni David na ibalik ang lahat ng mga bagay na tinanggap niya mula sa Diyos. So, ang ganitong tagpo sa buhay po ni David ay nagpapakita lamang na ang pagkatalaga ng buhay sa Diyos ay isang panghabang buhay na gawain. Kaya kung tayo po ay mag-iimpok ng kayamanan para sa kaharian ng langit, kagaya ng ginawa ni David, ay mag-iiwan tayo ng isang legasya na magpapatuloy hanggang sa tayo ay mamatay. Ganito po ang binabanggit sa Councils on Stewardship na sinulat po ni Ellen G. White sa page 326 at ng 328 ang wika, "Dying legacies are miserable substitute for living benevolence. The servants of God should be making their wills every day in good works and liberal offerings to God, and they should arrange their property in such a manner that they may leave it at any time." Mga kaibigan at mga kapatid, yan po ang buod po ng ating leksyon sa oras ng pag-aaral. Yan, kaibigan, tunay na naintindihan natin ang sinasabi at ibig sabihin na kabuuan ng ating leksyon na ang pagsasauli ay pagkakilala sa ating Diyos na may-ari ng lahat na ating mga kailangan at patuloy siyang nagbibigay. At ito'y pagsasauli sapagkat hindi lang kinikilala ng Diyos na siya ang may-ari, siya ang una sa lahat, kundi ito'y nag-iiwan tayo ng isang legasya. So kung sa'yo nagsasauli, nag-iimpok tayo sa kaharian ng Diyos. Nagsasauli tayo. Iyan ay isang gawain o kaya prinsipyo ng isang tapat na puso sa ating Diyos. Papasalamat tayo sapagkat napakabuti ng Diyos na matutunan natin ang prinsipyong ito na maging mapagbigay. Napakaraming mga pangako ng Diyos na sinasabi sa banal na kasulatan na ang pagbibigay, gaya ng pagbibigay na kinikwento sa banal na kasulatan ay isang pag-iimpok
sa langit na bayan, kaibigan. Kaya alam kong ang pangalawang kasama natin dito, si Pastor Jerry, ay nakahanda na para ibigay sa atin ang mga detalye na 3 o 4 na puntos ng ating leksyon. Pastor Jerry. Salamat, Pastor Ray. Salamat, Pastor Laudy, sa isang pagripaso ng ating leksyon. Ang ating pong lesson quarterly na namamahala para sa Panginoon hanggang sa siya ay dumating. Ang lesson 10 po, mga kapatid, ay giving back. Giving back means pagsasauli. Ano ba ang sasauli natin? Pastor Laudy, no? Alam niyo po, ang malinaw na isipan ng stewardship principle sa ating pag-aaral leksyon para sa linggong ito ay nakasaad po. Na ang sabi po dito, yung PowerPoint. Ano? PowerPoint po ito. This is a stewardship PowerPoint sa ating lesson 10. Ang wika po dito sa atin, tayo ay mga katiwala at tagapangasiwa sa mga bagay na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Dahil ang Diyos nga po ang tunay na nagmamay-ari ng lahat ng bagay. Sinasabi po yan sa patotoo ni Haring David sa mga awit 24, ang talata po ay 1. At siya, ang Diyos po natin, ang nagbibigay sa atin ng buhay o ng pag-iral. Ganun din yung sinasabing existence, meaning of life. Yung lakas po natin para po tayo ay magkaroon ng lahat ng bagay na ating tinatangkilik sa lupang ito. Kaya nga po, matuwid lamang na kung matapos na po tayo sa mga bagay na ibinigay sa atin ng Diyos at maitaguyod ang lahat ng pangangailangan ng ating buong sambahayan, nararapat lamang na ibalik o isauli natin sa Diyos ang lahat ng maiiwan. Yan po yung sinasabi sa ating lesson. Giving back o pagsasauli sa Diyos na kinikilala nating nagmamay-ari ng lahat at siyang nagbibigay ng lakas, ng tagumpay at lahat ng ating tinatamasa sa lupang ito. So sa ating susing talata sa Apokalipsis 14 verse 13 ay dito po'y nakita ko, Pastor Ray, ang dalawang maliwanag na katotohanan tungkol sa issue ng pagiging katiwala. Yung meron tayong pag-asa, yung taong namatay kay Kristo, no? Those who died in Christ. Ang dalawang punto na nakita ko po dito sa liwanag ng pagiging katiwala o prinsipyo ng pagiging katiwala ay, una, sa talatang ito ay binibigyan tayo ng katotohanan na ang mga namatay sa Panginoon ay tinatawag na mapalad. Sa Greek, ang tawag po dyan ay makario o makarion. Nang ibig sabihin po niyan ay blessed or happy. Bakit po sila masaya o happy na sila po ay tinawag na namatay sa Panginoon? Ang pangalawa ay sapagkat magpapahinga sila sa kanilang mga gawa, sapagkat ang kanilang mga gawa ay susunod sa kanila. Sa English po ng New King James Version ay mababasa po natin that they may rest from their labors and their works follow them. Papaanong nangyayari na ito pong mga gawa ng ating pong mga nauna sa ating mamatay kay Kristo ay sumusunod sa kanila? Paano po ito nangyayari? Ano pong ibig sabihin nito? Sa stewardship principle na ating pong tinatalakay, tiniyak sa banal na kasulatan na ang kamatayan ay tiyak na mararanasan ng mga tao dito sa lupa. Masama man po tayo o matuwid, ang kamatayan ay maaaring dumating sa anumang oras, panahon at pagkakataon, ito ay hindi po natin maiiwasan. Ang kasunod na katotohanan, ang lahat ng ating pong mga tinatangkilik ay ating iiwanan na lahat at naimpok natin na tayo po ay nagkaroon ng lakas na ito'y ating pong inipon, itabi, at ang sabi po dito ay wala tayong madadalang anupaman sa libingan ng pagdadalhan sa atin. Ang atin pong madadala lamang marahil ay ang atin pong mga ugali o karakter na nahubog na nung tayo po ay nabubuhay pa. Subalit, sinasabi sa atin po na ang mga namatay sa Panginoon na mabuti at tapat na katiwala ng Panginoon ay mapalad o masaya dahil ang kanilang mabubuting gawa ay susunod sa kanila. Ang ibig sabihin nito, Pastor Ray, Pastor Laudy, ay sa pananaw ng stewardship ay that their good and faithful stewardship doesn't die with them. Nagpapatuloy ang kanilang faithful stewardship, ang sabi nga ni Pastor Laudy kanina, bilang pamana o legacy, yung legacy. Faithful stewardship. Through the faithful stewardship of the members of their family
and also their Christ-centered life, influencing the whole church and the whole community. Mm-hmm. Kaya nga, kailangan na tayo po'y maging mabuting mga katiwala. Ang kanilang mga mabubuting gawa ay sumusunod sa kanila. In Christian stewardship, ito po ay ang pagbibigay ng pamana ng pagtatapat sa ating mga mabuting mga anak at sa ating mahal na asawa. Sa atin pong mga konting mga tinanggap, tayo po ay namamahala at tayo po ay binigyan ng Diyos ng kapangyarihan na ating ipagkaloob sa kanyang pabalik ang lahat ng atin pong tinanggap ng mga pagpapala. Ito'y magiging pagpapala sa ating pamilya, ito'y magiging pagpapala sa ating church, ito'y magiging pagpapala para sa ating community. So ang ating pong pagmamanage ngayon ng ating pong mga tinatangkilik ayon sa kalooban ng Diyos ay maaaring pag tayo'y nawala na dito ay pwedeng maging dulot nito'y pagpapala o maaaring sumpa sa ating mga iiwanan. Depende sa kanilang pamamahala o na-develop na faithfulness. So tinatalakay po sa ating leksyon sa linggong ito na ang pamamahala para sa Panginoon ay kasama ang paghahanda natin sa mga huling araw ng ating buhay dito po sa lupa, yung tinatawag po nating retirement days. Sa ating leksyon ay ibinigay ang mga payo ng Diyos tungkol sa ating mga huling araw, ano ang mga bagay na dapat nating iwasan, at ano ang mga bagay o mga prinsipyo na kailangan nating sundan ayon sa banal na kasulatan. Meron tatlong principle, Pastor Ray, tatlong puntos sa ating pong lesson na anais kong ibahagi po sa ating mga kasamang nag-aaral ng leksyon. Ang mga sumusunod po ay una, God's counsel for securing fruitful retirement for His glory. Uh-huh. Ang payo ng Diyos para sa pagtiyak ng mabungang pagre-retiro para sa kanyang kaluwalhatian. Ang ikalawa po, mga kapatid, ay God's counsel for securing funds and realty for His glory. Ang payo ng Diyos para sa pagtiyak ng mga pondo at ari-arian para sa kanyang kaluwalhatian. At ang ikatlo, mga kapatid, ay God's counsel for securing faithful and returning back for His glory. Ang payo ng Diyos para sa pagtiyak ng tapat na pagsasauli para sa kanyang kaluwalhatian. Ang unang punto, mga kapatid, God's counsel for securing fruitful retirement for His glory, ay ang tanong ay, ano ang mga kailangan nating gawin upang matiyak na magiging mabunga ang ating pagre-retiro na nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos? Oo. Sa talinghaga po ng mangmang na mayaman o hangal na mayaman, ay ibinigay ng Panginoong Jesus ang mahalagang stewardship lessons and principles. Mm-hmm. At yan ho ay nabasa natin kanina sa talata pong binasa ni Pastor Laudy. Ano po ang issue at problema dito po sa mangmang na lalaki, sa kanyang plano, sa kanyang mga iniisip, bakit po siya naging mangmang o naging hangal? Wala po siyang masama na ginawa sa pagiging masipag, wala hong masama sa pagiging organisado, masinop, at pag-iisip ng kanyang retirement plans. Hindi po masama yun. Hindi po yun ang kasalanan ng lalaking mangmang. Ang malaking problema po niya ay nahayag sa sinabi mismo sa talinghaga. Sinabi niya sa kanyang sarili, magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, at magsaya ka. Yun ang problema. Ang problema ng pagkamakasarili, mga kapatid, ang kanyang mabigat na issue sa buhay. Wala siyang panukala sa pagsishare sa tinanggap ng mga pagpapala. Tungkol po dito sa parabolang ito ay nagbigay po ng komento si Sister Ellen G. White sa kanyang aklat na Christ's Object Lessons, pages 257-258. Ang wika po ni Sister White sa kanyang comment, ang layunin ng lalaking ito ay hindi mas mataas kaysa doon sa mga hayop na namatay. Nabuhay siya na parang walang Diyos, walang langit, walang hinaharap na buhay, na parang ang lahat ng kanyang ari-arian ay kanya lamang at wala siyang utang sa Diyos at sa sinumang tao. So ang principle of having a fruitful, God-honoring retirement plans ay ibinibigay po dito. Okay, the principles for fruitful, God-honoring retirement plans ay, ang mga prinsipyo po ay, una, principle number one,
make God as partner in your retirement plan. Hindi makasariling plano sa pagre-retiro. Mm-hmm. Principle number two, avoid being selfish in your retirement plan. Mm-hmm. Huwag lang nating isipin ang ating sarili at babaliwalain ang mga pangangailangan ng iba at ng sumusulong na gawain ng Diyos. Principle number three, remain to be productive as we are able. Maging produktibo hanggat kaya mo pa sa iyong buhay. Alam po ninyo ang edad na 60, 70, 80 ay tila bagang parang mga tuwira na tayo na okay na, tapos na. Sa inyo na lang yan. Yung susunod naman ay sa iba na. Oh. Hindi po mga kapatid, no, aga ikakatwira natin na nangangahulugan ito na maging titigil na tayo sa pagiging pakipakinabang o maging produktibo. Habang tayo po ay malusog pa, anuman ang posibleng bagay na magagawa natin ay gawin natin. Okay? Tama. Sa ikabubuti at kaluluwalhati ng ating Panginoong Diyos. Habang tayo ay naghihintay sa pagparito ng ating Panginoon. Ang principle number four ay keep our body temple healthy. Tulad po ni Daniel at ni Sister White na ating mga propeta, ay kahit na po sila mahigit na 80 anyos na, sila po ay mabunga pa rin na naglingkod sa Panginoon. Nagsulat, nagpahayag ng mabuting mga balita para sa Panginoon. Hanggat maaari mga kapatid, piliin natin ang mga pagkain at inumin na nagpapalakas at nagpapasigla ng ating katawan sa ikaluluwalhati ng Diyos. Mm. Para ho sa produktibong paglilingkod nang higit po tayong magamit pa ng Panginoon. Ang ikalawang punto, Pastor Ray, Pastor Laudy, sa ating lesson ay God's counsel for securing funds and realty for His glory. Uh-huh. Ano ang mga payo ng Diyos para sa pagtiyak ng mga pondo na ating naipon at ari-arian para sa kanyang kaluwalhatian? Uh-huh. Ano po ang sinabi ng mag-amang hari na si David at si Haring Solomon tungkol sa katotohanan ng pagsasara ng buhay ng tao sa lupang ito, uh-huh, mayaman man tayo o mahirap? Sa mga sulat po nila, sa mga awit 39:11, ay binanggit po doon na tunay na ang bawat tao ay isa lamang na parang hininga o singaw. Basahin, gusto kong basahin natin yun, Pastor Laudy and Pastor Ray, yung text na yon, Supporting with Santiago, na aklat po ng Santiago, Kapitulo 4:14. Unahin mo natin yung mga awit. 39:11. Yeah. Kapag pinarusahan mo ang tao na may pagsaway sa pagkakasala, iyong tinutupok na gaya ng bukbuk ang mahalaga sa kanya. Tunay na ang bawat tao ay isa lamang hininga. Tunay na ang bawat tao ay isa lamang hininga. Ibig sabihin, ang bilis na lumilipas. Mm-hmm. Ano ang patotoo ni Santiago sa Kapitulo 4, ang talata po ay 14? Tingnan niya natin. Ganito ang sabi, gayunman ay hindi ninyo nalalaman kung ano ang magaganap bukas. Ano ba ang iyong buhay? Mm. Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. Kayo nga'y isang singaw. Singaw. Ang tao na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos ay nawawala o naglalaho. Mm-hmm. Sinabi rin po ni Haring David sa mga awit 49:16 and 17, ang aking pong babasahin, mga awit 49:16 and 17, huwag kang matakot kapag may yumayaman. Kapag ang kaluwalhatian ng kanyang bahay ay lumalago. Sapagkat kapag siya'y namatay, ay wala siyang madadala. Mm-hmm. Ang kanyang kaluwalhatian ay hindi bababang kasunod niya. Mm-hmm. Ganun din ang sinasabi ni Haring Solomon sa Ecclesiastes chapter 2 verses 18 to 22. Mm-hmm. Ang wika po niya dito, mga kapatid, Kinamuhian ko ang lahat kong pagpapagal na aking ginawa sa ilalim ng araw. Mm-hmm. Yamang marapat kong iwan sa tao na susunod sa akin. Mm-hmm. At sinong nakakaalam kung siya'y magiging isang pantas o isang hangal? Gayunman ay mamumuno siya sa lahat ng aking pinagpaguran. Mm-hmm. At sa aking ginamitan ng aking karunungan sa ilalim ng araw, ito man ay walang kabuluhan. Kaya't ako'y bumalik at aking ibinigay ang aking puso
sa kawalang pag-asa sa lahat ng gawa na aking ginawa sa ilalim ng araw. Verse 21, sapagkat kung minsan ang taong gumawa na may karunungan, kaalaman at kakayahan ay iiwan ang lahat upang pakinabangan ng taong hindi nagpagod para sa lahat ng kanyang pinagpagaraan. Ito man ay walang kabuluhan at malaking kasamaan, sapagkat ano ang matatamo ng tao sa lahat ng kanyang ginagawa at pinagpapaguran sa ilalim ng araw. Mga minamahal na mga kapatid, ito po ang tunay at ganap na katotohanan sa buhay ng tao sa lupang ito, na ang lahat ng ating pinagpaguran ay mauuwi sa lawa, sa wala, kung magiging hindi magiging tama ang ating pamamahala sa lahat ng tinanggap nating pagpapala. Ano ang mga prinsipyo at matalinong hakbang ang ating pong dapat gawin upang matiyak na ang ating pagiging mabuti at tapat na katiwala ng Diyos ay kanyang kalulugdan hanggang sa pagsasara ng ating buhay sa lupang ito? Principle number one na nakapaloob sa point number one, na securing our realty and funds for God's glory, ang principle number one ay develop your estate plan. Gumawa kaagad po tayo hanggat malakas ng ating mga panukala o mga will and trust na kasulat para ho sa ating pong mga iiwanan, para hindi sila magkagulo. So, dahil hindi po natin alam ang araw kung kailan tayo mamamatay, mga kapatid, ang pagpaplano po ng mga ipamamana ay ang ating pong panghuling kilos o gawa ng pagiging katiwala. Ang maingat na pagsasaayos kung ano ang ipinagpala sa atin ng ating nakilang Diyos. Hindi po pinag-uusapan dito kung malaki o maliit ang kayamanan o ari-arian na inyong iiwan. Kung wala kang isinulat na plano sa ipamamana mo sa pamamagitan ng isang maliwanag na estate plan o maliwanag na will or trust, ang batas ng estado o gobyerno sibil ang maggagawa na ito para sa iyo pag ikaw ay namatay na. Siyempre, kung ano nakasaad sa batas, ay dapat doon po maibigay ang pamana. Kahit na hindi sila marunong mag-manage ng resources, kahit hindi sila tapat na katiwala ng Panginoon, mapupunta sa kanila yon. Hindi natin makokontrol dito ngayon, mga kapatid, na malungkot dito kung saan nila gustong gugulin yung mga faith, bunga ng iyong faithfulness nung buhay ka pa, ay doon mapupunta. Mapupunta lang sa SM, mapupunta lang sa mga kaluhuan na yun ay hindi mo gustong mangyari nung ikaw ay nabubuhay pa. Meron masakit dito, Pastor Ray. Ang masakit pa nito ay baka naman sa halip na ibigay sa gawain ng Panginoon ay kulub saan mapunta. Mahirap yun, malungkot na sitwasyon, mga kapatid. At ang malungkot pa nito, mga kapatid, ang iyong banal na hangarin nung ikaw ay na malakas pa sa pagiging tapat na katiwala ay walang maiiwan sa gawain ng Diyos kung hindi mo ilalagay ito sa state plan. Kaya yun po yung sinasabi ni Haring Solomon na iiwan mo ang lahat upang pakinabangan ng taong hindi nagpagod para sa lahat ng iyong ginawang tapat na pangangasiwa. So dito matitiyak natin, mga kapatid, na ang tungkol tayo po ay naglalagay ng state plan, nagdi-develop tayo ng state plan, will and trust na kasulat sa lahat ng ating mga iiwanan, ay matitiyak nating hindi sila magkakagulo. Madalas dito, Pastor Ray, sa mga karanasan natin, ay pinag-aawayan ang lahat ng kayamanan ng ating mga iniwan sa ating mga mahal sa buhay dahil sa pusong sakim o makasarili na yun ay hindi natin nais na mangyari. Para matiyak natin na sa ating isasauli sa Panginoon sa bandang huli ng ating buhay ay mapupunta pa rin sa gawain o na may-ari nito sa ating Panginoon. Mag-develop po tayo ng state plan. I strongly suggest na basahin po natin ang aklat ng Councils on Stewardship, particular po sa chapter 62 to 64, pages 323 to 335. Nakasuad po doon ang matalinong paggawa ng state plan. So, develop your state plan. Number two, principle number two, diligently account all your righteous wealth na naipon mo. Iyong ilista o iyong masinop na ilagay sa isang sisidlan o mga documents, inventory, ang lahat ng iyong mga ipamamana. Para sa gayon, walang mawawala. Yun yung sinasabi ni Haring Solomon sa Proverbs 27:23-27, na alamin mong mabuti ang kalagayan ng iyong mga kawan at tingnan mong mabuti ang iyong mga kahayupan upang
masigurado mo na ang lahat ng iyong mga naipon ay mapunta sa tamang kalalagyan. So, diligently account all your righteous wealth. Mag-account, ilista, sinupin ang lahat ng matuwid na kayamanan ng naipon natin sa pagtatapat. Principle number 3 sa point number 2 ay avoid a deathbed charity planning. Ang pangangatwiran natin dito ay pag namatay naman ako, ang lahat ng ito ay mapupunta naman sa gawain ng Diyos. Kaya habang ako'y buhay pa, edi kung saan ko gustong gamitin, ay yun ang hindi maganda, no? So ang nangyayari niyan, hihintayin mo munang ikaw ay manghina at mamatay at saka pakikinabangan yung iyong naipon na gawain, na iyong kayamanan na ibinigay sa inyong Panginoon. So ayon po sa konteksto ng pagiging tapat na katiwala, mga kapatid, sa pagpaplano para sa naimpok na kayamanan, isang mapanganib sa hinaharap ng pagiging katiwala ang tukso ng pag-iimbak o pagtatago ng mga ari-arian ngayon, at sasabihin mo ang katwiran na kapag namatay naman ako, ibibigay ko naman ito rin sa panahong iyon. Eh hindi, kapatid, habang magagamit mo ngayon, gamitin mo na para sa gawain ng Diyos. Huwag na nating i-wish na yung tinatawag nating deathbed charity, mga kapatid. So opo, dapat din natin na itong pamahalaan ng mabuti sa lahat ng ating mga pagiging katiwala. Hindi ko po sinasabi dito na ubusin na kagad natin ngayon, Pastor Ray. Hindi, mga kapatid, pamahalaan nating mabuti, lumago pa habang sa kasalukuyan ay ginagamit po natin ang mga naimbak na kayamanan ayon sa mga layunin at pagpapasulong ng gawain ng Diyos. Tandaan po natin, dapat po may babalik tayo sa Diyos pag humihina na po ang ating mga lakas at buhay sa lupang ito. Ang point number 3, mga kapatid, point number 3 ay God's counsel for securing faithful returning for His glory. Ang payo ng Diyos para sa pagtiyak ng tapat na pagbabalik para sa Kanyang kaluwalhatian. Gusto kong ulitin na lang yung principle number point ng ating lesson sa ating pong sinimulan, no? Sabi po doon, ang pinakapunto ng ating leksyon, tayo ay mga katiwala at tagapangasiwa sa mga bagay na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Dahil ang Diyos ang tunay na may-ari ng lahat ng nasa atin, at Siya ang nagbibigay sa atin ng buhay, existence o pag-iral, at Siya ang nagbibigay ng lakas para magkaroon tayo ng lahat ng bagay dito sa lupa. Kung magkagayon, mga kapatid, matuwid lamang na kung matapos na tayo sa mga bagay na ibinigay sa atin ng Diyos dito sa lupa, at maitaguyod na ang lahat ng pangangailangan ng ating sambahayan, kailangan naman ding isauli nating lahat sa Panginoon ang matitira. Mm-hmm. Yung tinatawag nating mga righteous wealth, mga kapatid. Gusto kong basahin, Pastor Ray, yung sinabi ni Sister White sa Councils and Stewardship, page 342. Okay, sabi niya dito, mayroon sinasabi dito si Sister White. Sa pagbibigay sa gawain ng Diyos, ikaw ay naglalagak para sa iyong sarili ng mga kayamanan sa langit. Ang lahat ng iyong tinipon sa itaas ay ligtas mula sa mga sakuna at pagkawala, at lumago sa isang walang hanggan at nagtatagal na bagay. Itatala sa iyong talaan sa kaharian ng langit. So upang ating matiyak, mga kapatid, na maibabalik natin ang lahat sa Diyos na may-ari ng lahat, ang ibinigay niya sa atin, bintahi na atin pong gamitin ngayon ang lahat ng mga ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Pagpalain po tayo ng Diyos sa 3 punto na atin pong ginamit ngayon sa ating pag-aaral. Purihin ng Diyos, Pastor Jerry. Napakabuti ng Panginoong Diyos na inilahad niya sa atin, kaibigan, ang prinsipyo ng ating leksyon na pagsasauli. At ito'y nakalaan pa rin, nakatutok pa rin, nakakasentro pa rin dito sa ating talatang sauluhin. Na pag-isasauli pala natin ang ating buhay, dapat merong makikilala, maiiwan, na mabuting gawa. Na ang mabuting gawang ito ay, sabi dito, sumusunod sa atin. So ang mga mabuting gawa na ating mga ginagawa dito sa lupa,
ay ikalulugod ng Panginoong Diyos. Mm-hmm. At ang gawang yan ay sumusunod sa atin. Merong isang kwento na babae naghihintay sa kalsada. Habang naghihintay sa kalsada ay dinampot ng isang puting van. Mm-hmm. Nakita ng mga pulis yung puting van na yon. Sinundan ng mga pulis yung puting van hanggang doon sa isang warehouse. Papatayin at re-rapin pala yung babaeng iyon. Mm-hmm. Sinundan ng mga pulis. At nung nasundan nila, doon naman nila iniligtas. Mm-mm. Anong punto rito? Mm-mm. Yung sinusunod na mabuting gawa, sinusundan ka ng mabuting gawa. Mm-mm. At yung mabuting gawa ay isang pag-iimpok sa langit. Amen. Kaya nga't sinabi ni John Tillotson, dito sinasabi niya kapatid, sabi niya sa English ay, "He who provides for this life but takes not care for eternity is wise." Mm-hmm. For a moment, but a fool forever. Ganda. Kaya kapatid, mas matalino talaga yung ngayon na iniisip mo yung ginagawa mo ay para yun sa kinabukasan. Ganon lagi. Na, parang paulit-ulit tayo magmula nung una. Mm-hmm. Ano? Mm-hmm. Na lahat ng mga ito, mga kaibigan kapatid, ay para lamang sa ikabubuti ng gawain ng Panginoong Diyos. Mm-hmm. Pag-iimpok sa langit. Napakaganda nito. Kaya mabuting prinsipyo ito na tayo ay totoong nag-iipon, totoong tumutulong, pero lahat ng mga ito ay sa gawain ng Panginoon Diyos. Magiging hangal pala tayo. Pagka selfish yung ating pagpaplano sa retirement, yung panghuling bahagi ng ating buhay, kung ang ating mga plans, yung na-develop nating plans sa retirement years natin mga kapatid ay pang sarili. Yung magpapatayo ka ng kubo o kaya isang semi-bungalow na doon ay nasasabi mo, ang pahinga ka na, tapos na ang lahat ng ginawa mo. At wala ka ng plano ng productive na mga gawain para sa ikaluluwalhati ng Panginoon. So yun po yung medyo delikado doon. Ano? So sa ating lesson, Pastor Ray, ay binigay din yung punto ng tinatawag nating mga benepisyo o yung mga advantage ng bakit kailangan natin ngayong magplano ng pagsishare sa iba. Hindi yung pag namatay na tayo, deathbed na charity. No? Nandun po sa ating lesson sa Friday, akin na lang pong minumukahi sa mga kapatid na ito po inyong basahin sa inyong mga lesson sapagkat kulang na po tayo ng lesson. Nandun po yung magagandang mga prinsipyo at mga bintahe na bakit po natin ngayon dapat nagamitin right na sa panahon ng pangangailangan pa yung ating mga kayamanan. Pastor Roy, dun sa bahagi ng ating leksyon, may tinalakay si Pastor Stabilio na ang paghahanda, kailangan iniyahanda din ang ating katawan para mas maging produktibo at napapakinabangan. Hindi yung tayo ay nasa sasentanas, sa tenta, tinatanggap na lamang natin na mahina na tayo. Pero ang katotohanan, malakas pa tayo. Kaya lang ipinahihina ang katawan natin dahil sa mindset natin. Mm-hmm. At para hindi tayo nagmimistulang tumutulong kapag patay na tayo. Mm-hmm. Kundi buhay pa tayo, nagiging produktibo. Isa pang bagay, hindi minamasama ng Biblia yung tayo ay maghanda ng ating retirement house. Pero huwag kakalimutan yung mas mahalagang bagay na itinuturo. Ang pagbabahagi ng mga yaman na ipinagkatiwala ng Diyos samantalang ikaw ay nabubuhay pa. Nakakabit lagi ito kahit naghahanda tayo sa mga bagay na yung mga kailangan natin pang araw-araw. Nakakabit lagi ito sa gawain ng Panginoong Diyos. Mm-hmm. Ano yung naitutulong ko sa gawain ng Panginoong Diyos? Nagdesisyon tayo ng mga bagay na ikauunlad natin dito sa lupa pero laging nakakabit sa gawain ng Panginoong Diyos para hindi tayo isang mangmang o hangal na para sa apat sarili lamang na ito. Dahil ang ating iglesia ay isang mission church, ay kinakailangan talaga ang isang lingkod ng Panginoon ay isinasaalang-alang lagi ang gawain ng Panginoon. Maganda itong sinabi niyo, Pastor, na mag-iwan ng pag-aari na mayroong will and testament. Ako'y nakasaksi sa mga patay. Habang naghahanda sa yung sa wake, yung sa patay, sa burol, ay pinag-aawayan na kung ano yung mga ari-arian ng ano, ay hindi natutuloy. Kaya sabi nung, kung hindi kayo huminto dyan sa pag-aaway ninyo kung ano-ano mga ari-arian, mga ano,
aalis na lang kami lahat. Sabi nung isa. Kaya huminto yung mga magkakapatid. Kasi so, pinag-aawayan kung ano yung mga... So, hindi nakatutuwang pagmasdan. Hindi maganda. Sa mga pamilya na nandoon pa lang sa wake, may interest na. Yun ang pinag-aawayan na. Lahat doon sa yaman na iniwan ng kanyang sa buhay. Yan yung gawain ng ating church sa plan giving and trust services. Kaya tinutulungan natin yung mga kapatid na mag-develop niyan para sa future na safety na ang crowning act of stewardship ay mangyari. Yung crowning act of stewardship is meron ka pang isa sa uli sa Panginoon. Yun yung crowning act of stewardship unto the death ng iyong sa huling yugto ng iyong buhay ay meron kang lahat na isasauli sa Panginoon. Ang tawag doon ay the crowning act of stewardship. So, yung mga usapan na yon, kung naitala mo na kung ito yung sa iyo, itong sa iyo, yung ito yung sa iyo, hindi ibig sabihin na kung buhay ka pa, ay hindi mo pa pwedeng pangasiwaan. Pangangasiwaan na ng mga kukuha niyang mga anak kung ikaw ay patay na. Pero kung buhay ka pa, pwede mo pang gagamitin. Kaya ang huling words natin, Pastor Jerry. Okay, salamat Pastor Ray. Mga minamahal na mga taga-subaybay at mga kapatid, tandaan po natin ang mabuting pangasiwa sa kung ano ang pinagpala sa atin ng Diyos ay hindi lamang ang pakikitungo sa mayroon tayo ngayon habang tayo nabubuhay, kundi pati na rin sa mga mangyayari pagkatapos nating mawala dito sa lupa. Kasama pati po rito ang mga pangangasiwa sa mga pamamana natin, mga kapatid, na kung tayo mawala na ay matiyak nating ito'y magpapatuloy na gagawin nila ang pagtatapat sa paggamit ng mga pondong ito. Tayo po ay may pananagutan sa Diyos kung ano ang mangyayari sa ating mga ari-arian kapag ang mga ito ay wala na sa ating jurisdiction o pangangasiwa. Mapararangalan ng Diyos at hindi ang ating sarili. Sa ikasusulong ng gawain ng Diyos dito sa lupa at hindi sa pagtataguyod ng agenda ni Satanas. Aking dalangin, mga kapatid, na tayong lahat ay mapuno ng Espiritu Santo at sana sa pamamahala ng pera at mga kayamanan ng Diyos, magawa sana nating mailagay ang ating nais sa huli at ang Diyos sa una. Put God first. Kaibigan, nais ng Diyos na sa atin unang-una sa lahat, uunahin natin bago ang lahat para tayo'y makakaiwas sa makalason na sakit na pansarili lamang. Maging anumang bagay ang ating pag-aari dito sa lupa ay walang kabuluhan kung hindi tayo makakarating sa langit na ipinangako ng ating Panginoong Yesus. Ang pinakamahalaga sa lahat ay pagmamana ng buhay na walang hanggan na inihanda sa atin ng ating Panginoong Yesus. Bago natin hingin si Pastor Laudy sa panalangin, tayo po'y makakarinig ng isang awitin. Ang buhay mo sa ating Panginoon.
Palagi lang mali at hindi ka siya-siya sa may kapal. Mayroon bang tuwid ang isip na naglinis at nagbihis, ngunit ang isinuot ay dating niyang damit. Tapayang lumalim. Kung noon ang nagahari ay galit, ngayon ang kapalit. Pag-ibig na nanggagaling kay Jesus, ang bako-bakong landas tinuwid na ng Pastor Laude, sa panalangin. Tayo po yung ako sa ating panalangin. Mahabagin po naming Diyos, Ama naming banal na nasa mga langit. Kinikilala po namin na isang napakalaking pribilehyo ang muli magkaroon ng oportunidad na may sauli ang lahat ng mga bagay na pinagkatiwala niyo sa amin hanggang sa mga panahon, O Diyos, na kami ay mamamahinga sa lupang ito, ang aming pong mga gawa, ang aming mga mabuting adikain sa buhay ay susunod sa amin. Nawa po, Panginoon, patuloy po ninyo kaming samahan at ang Espiritu Santo ang laging kumilos sa aming mga puso. Amen. Huwag po namin kakalimutan na isaalang-alang na ang Diyos ang maging una sa lahat ng aspeto ng aming buhay at magpatuloy kaming gumagawa na naglilingkod sa inyong banal na gawain. Salamat po at inyo pong ipinahintulot ang muling pamahayag na ito. Pagpalain po ninyo ang sumubaybay ng palatuntunang oras ng pag-aaral. Nawa sila din, O Diyos, ay lumalago at lalong napapalapit sa inyong banal na paanan. Ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas at Panginoon na si Jesus. Amen. 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 Kaibigan, muli, ako'y nag-aanyaya na patuloy kang susubaybay sa ating programang Oras ng Pag-aaral. Ang Diyos ay nagmamahal kagaya ng aming pagmamahal sa inyo.